kamusta? Ako nga pala si Ivy Perez at narito na naman tayo sa bagong edisyon ng Wika Kakaiba. Wikang kakaiba, wika ng pagkakaisa. Pagkakakilanlan sa ating bansa. Bukod pa rito, ito ang nagbuklod sa bawat mamamayan. Sa mga nagdaang dekada, mula sa luma at malalalim ng mga salita, ay patuloy na umuulad ang ating wikang pambansa hanggang sa kasalukuyan. Ito ang wika kakaiba at alamin natin kung paano nagkaroon ng evolusyon ng pakikipagtalastasan mula mismo sa mga miyembro ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino. Tara! Makipagtalastasan noon. Noon, kung may gusto kang iparating na halimbawa, sulat at telegrama, may gusto kang sabihin ko sa kapila. No, Batangas, ay noon, telegrama o kaya ay sulat. Ngayon, mas maluwag ngayon dahil may cellphone. 1980s, normal conversation English, Tagalog, ganun. Wala namang pamaraan ng aming pananita noon sa aming kapanahonan ay nandoon ang paggalang at mababang tono ng boses higit sa lahat kapag usap ng matatanda. Hindi na gaano ginagamit ang sinaunang pamita ngayon. Gumagamit po ako ng magagalang na pananalita kapag mas matanda sa akin ang aking kinakausap. Ang uso noon ay lingwahe ng aking ina, Bisaya at Tagalog. Nakikipagtalastasan nung panahon namin. So, hindi kami masyado nag-uusap. Tinginan pa lang alam na namin. So, more on sa sign language. Kasi palimba, pag nakita mong ganyan, kinindatan kita. Alam mo na kagad ang ibig sabihin. Hindi ko na kailangan iming I love you. Noon kasi, hindi pa ako sinunod ng high-powered gadget. Cellphone, smartphone, camera mo na yan. So, through telegram lang noon. It takes a month para ma-receive mo yung letter or message galing sa isang kamag-anak mo o isang kumay. Kaya waiting ka, talaga hinihintayin mo yun. Sa panahon namin, magagalang ang mga bata noon. Kaya kapag nakikipag-usap sa mga nakatatanda, lagi pong may po at upo. Kailangan may respeto. Ang mga lingwaheng ginagamit noon, lalo na sa loob ng tahanan, ay Bisaya pag kami ni Mama nag-uusap. Pero sa pagdating sa ibang tao, Tagalog po. Paano po kayo nakikipagtalastasan noon? Kaya yeah. Mahinahon naman ang aking siyempre malaking pagkakaiba dahil noon, galing sa mga aral ng mga matatanda, kailangan pag nakipag-usap ka, kahit sa bata o sa matanda, yun yung kanuna ng pahintulot kung pwede silang makausap. Ganon. Hindi nag-uusap ng harap-harapan. Hindi, kapag in-interview, hindi siya pinasagot. Ano, gagamit ka ng po at saka yung paggalang mo sa matanda. Taong nag-uusap ay nakaganyan ang kamay mo. Pag may nagapuling, huwag kang sasagot. Sumagot ka kung inatanong ka. Sabi po, punta ka at kakausapin mo. Pupuntahan mo. Hindi pa. Ah, ayun lang alam ko eh.
Rio Dinto. May isang Tagalog. Hi guys! Hi po! Hello. Ito, may tanong sa inyo. Paano kayo nakikipagtalastasa noon? Ano po? Ay ngayon? Ano yung pakikipagtalastasa? Ano po yung pakikipagtalastasa? Paano kayo nakikipagtalastasa? Ikaw? Paano kayo makipag-usap, makipagtalastasan, parang gano'n? Depende po sa ano, language na kailangan. Nasasabihin na. Kung English po, Tagalog. Ate, paano kayo makipagtalastasan? Talas. Ano yan? Ay! Makipag-usap. Sa minsan po formal, then minsan ayaw. Sariling salita. Ma'am, ano pong masasabi niyo sa pagunlad ng mga Gaylingo, Jejemon, Pekimon? Kasama yan sa pagunlad ng ano, ng panahon. Patulad ng pagtanggap natin sa LGBTs. Kaya yung kanilang mga pananalita, tinatanggap din natin. Gano'ng unang panahon, hindi sila makalabas. Ngayon ay open na sila, talagang magtanggap sa community. Kaya yung mga salita nila, naiintindihan na rin natin. So, may sabi, okay lang, pinatanggap natin. Ay, okay lang yan sa akin bilang isang matanda na sa pakikipagtalastasan at pakikipag, ano yung, sa pag-aaral din ng mga iba't ibang wika o mga panayam sa kasalukuyan. Dahil yan ay bahagi ng ating pag-undad. No? Bahagi ng pag-undad natin. Hindi natin yan maiiwasan at hindi naman natin yan pwedeng pigilan. Kundi bahagi na rin ang pag-undad ng mga tao, bahagi na rin sa pagkilala sa pag-unlad ng wika natin na kung saan kinikilala din naman kahit sa ibang bansa. Ayoko po kasi masama sa aking pandinig. Hindi ko po yun ma-accept o matanggap. Kasi para sa akin, yung mga usong salita ngayon ay walang paggalang o respeto. Yung mga bastos ba? Ganon? Dahil ang Pilipinas ay nasa demokratikong bansa, ay pinapayagan niya. Dapat sa akin, alam mo, sa totoo lang, hindi dapat. Hindi dapat. Kasi, imbis na palaguin ang wika, lalo nito pinapatay. Kasi dinatagdagan natin, nagkakaroon ng ibang komunikasyon. Katulad ng mga bata ngayon, hindi na nila malalaman yung mga wikang pampalitika. Kasi alam mo nila yung mga ekspresyon, yung vice grand, yung mga jejemon mo. Ate, ano pong masasabi niyo sa mga gayling grupo, mga jejemon, ganun po ngayong araw? Ano pong masasabi niyo? Kobe! No comment dyan kasi hindi man ako involved sa mga ganun. Paano? Ay, hindi mali yun. Ala, hindi dyan sangayon dahil nabubulol at saka sa mga bata, hindi. Paano maturuan ng tama yun kung ang salita sa Facebook ay putol-putol? Ay nako, siguro malaki ang involvement ng technology sa ngayon. Kasi ngayon marami ng language, Pero yung naturoan na ko sa salita ng tao na lagi may respeto o may safety. Opo, nawawala sa ngayon. Ito na lang ate, anong masasabi nyo sa mga pag-undad ng mga Beckham words? Jejemon, mga ganon. Parang maganda. Napaka komplikado po. Anong masasabi niyo sa pag-unlad ng mga Jejemon, mga Beckymon, mga ganon? Mas maganda po yung yokai. Pero po, hindi po maganda yung para sa iyo. Napapakita po yung creativity pero dumadami yung wika. Mas nahirapan po magkaintindihan. Then may chance na magkakiwalay dahil po di ba yung wika na buklod. Kuya, kung kayong papipiliin noon o ngayon, ang pipiliin nyo, ano po? Mas malon ngayon dahil madali mo maiparating sa gusto mong bigyan ng iyong mensahe na madali may cellphone,
telepono. Eh, kung kayo mong apabiliin, ano pong apabiliin nyo yung ngayon? Pakikipag-usap noon o pakikipag-usap ngayon? Ano ang mas bakit? Mas magkakaintindihan ng panahon niya. Kasi talaga kung ano yung salita, hindi ko masyadong... Although may mga dagdag na wika, di ba gatsya na mix ang mga salita natin, magkakaintindihan. Di noon, dahil haraparapan, eh ngayon ay pa-text-text na. Noon po. Bakit? Kasi mas, ano po, mas nagkakaintindihan ng lahat. Okay lang ginawa nyo ngayon. Depende sa kausap. And, but in normal na conversation, halos the same naman. Wala namang pinagpa. Ikaw ang pipiliin ko. Ah, mas gusto ko noon. Marami kasing jejemon ngayon, yung existence ng iba't ibang mga lengguwahe at ekspresyon na naka-apekto doon sa ating wika. Wika noon. Kung tutuusin, mas mahirap yung ngayon kasi kung ano-ano yung mga simbolo ng pinagamit nila tulad sa mga jeje. Okay, siyempre, susunod ka ngayon. Hindi naman sila susunod sa una eh. Karami ng ngayon. Wika, papapiliin. Anong gusto mo? Yung noon o yung ngayon? Ngayon, ngayon po. Bakit ngayon? Kasi mas naiintindihan namin yung mga salita ngayon kaysa yung malalalim na salita. Thank you guys! Say thank you! At iyan ang ilan sa mga detalye at mga opinion ng mga kabataan, mga magulang at grupo ng katandaan tungkol sa evolusyon ng pakikipagtalastasan mula noon hanggang ngayon. Ako si Ivy Perez at ito ang Wika Kakaiba. Wikang kakaiba, wika ng pagkakaisa. Bye-bye!